Salamat sa Panginoon at muli binigyan niya ako ng lakas para makatayo muli sa harap niyo. Amen. Supposed to be, nung isang linggo, hindi ako maka-attend. Ka-attend sana ako noon. Kaya nung hindi ako makabangon. Naghahanda lang ako, pero hindi ko naligas yung kanan pa ako. Hindi ko maikilos. Kaya hindi ako maka-attend. Amen. Pero purihin ang Panginoon, binigyan niya ako ng lakas at alam ko na tuloy-tuloy na kalakas ay bibigyan sa akin. Amen. Kaya mga kapatid, salamat sa inyong pananalangin na nakakapagpalakas sa akin na ako ay dinadalaw niyo, pinagpipray niyo ako. Salamat mga kapatid. At kalakas ako po yun. At yun din dinadalangin sa Panginoon na talagang bigyan pa niya ako ng pagbibigay. Ibalik yung, i-restore yung aking strength na sa gayon magpatuloy ako maglipot sa Kanya. I'm still willing na maglipot sa Kanya. At pinapakita sa akin ng Panginoon yung iba't ibang lugar na kumbaga na isang Panginoon na maghulog tayo ng lambat para mga isda sa iba't ibang lugar. Amen. At tayo na kinukumpin ko pa saan lugar, Panginoon, kami maghulog ng lambat. Ano ba yung lambat? Yung mga Bible study na sa pamamagitan noong kumagtay tayo ng Bible study sa isang lugar, ay makakahuli tayo ng mga isda, ng mga kaluluwa para din dito sa bangka. Amen. Dito sa Iglesia ng Panginoon. Kasi nasa end time na po tayo. Lahat ng nangyayari ay talagang andito na. Kasi kung ano ang nakita, nangyari sa Old Testament, ay nangyayari na ngayon. Mamaya po tatalakayin natin. Marami ayaw maniwala. Kaya nga, marami ang simula nung ako yun, ito po ang mga pang 33 years ko na sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. 34 years. Kaya simula nun ay nakita ko na marami kahit mga kapatid na yan, mga Christian, mga churches, kung ano-ano ang pinagkakaabalahan nila, natuklasin sa Bible na wala kinalaman sa kaligtasan. Gusto nila malaman ganito, ganun, kailang babalik ang Panginoon, alin ang mauuna, tribulation, rapture. Ang pinakamahalaga po yung tatalakayan natin ngayon, yung ating paghahanda. Nagiba tayo, no? Yung po ang mahalaga, kahit malaman natin kung ano ang huli, kung ano ang una, ang tanong, kasama ka ba? Yun ang dapat tiyak natin, na ikaw ay kasama. Kahit alam natin kung ano mga pangyayari, hindi ka naman makakasama. Ano ang saysay kung malaman natin yung mga bagay na yun? Ang mahalaga mga kapatid, malaman natin ano ang dapat natin gawin. Ano ang pinagagawa ng Panginoon? Ano ang dapat natin pagtuunan sa mga huling araw na ito? At yun po ang ating pag-aaralan mamaya. Ay pumunay lubok at malam. Dakilang Diyos sa mga mga nasa langit, sa pangalan ng mga Panginoon Jesus, kami po ay sama-sama ng lumalapit sa iyong harapan sa oras nito. Una sa lahat, Panginoon, siya sa atin mo aming kaisipan ng aming mga puso. At humihingi po kami ng muling paglilinis, Panginoon, sa buong naming pagkatao, Panginoon, especially to our spiritual, Panginoon, Lord God. Pakalinisin mo kami, buksan namin spiritual eyes, spiritual ears, Panginoon. Nais ka namin makita, Panginoon. Nais ka namin marinig, Panginoon, Lord God. Kaya buksan mong malawak ang aming mga puso, Panginoon. At bayan mo ang mga salita marinig namin sa umaga ito ay matanim ng malalim sa aming mga puso. At tulungan mo kami, Santong Espiritu, na ito ang aking lakaran sa araw-araw naming buhay. Panginoon, nais namin makasama sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Kaya gabay at patnubay mo, Panginoon, ay sumaamin sa lahat ng sandali, sa bawat hakbang na aming ginagawa sa araw-araw. Huwag mong pabayaan, Panginoon, mawalay ang bawat isa sa amin, kung hindi lalo sa panahon ito, Panginoon, lalo kami kumapit sa iyo, Panginoon, maniwala kami, Panginoon, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon. Ipamuhay namin ang iyong mga salita, Panginoon. Kung ano man ang aming narinig, tiyakin namin, Panginoon, na ito'y galing sa iyo, Panginoon, Lord God, sa pamamagitan ng aming pagbubalay-bulay sa araw-araw na iyong mga salita. Kaya maasa kami, Panginoon, sa oras na ito, muli mong bubuksan ang aming mga spiritual eyes and aming spiritual ears, Lord God. We want to see you. We want to hear from you, Lord God, kung ano ang mensahe mo sa umaga ito, Lord God. At ganyan, Panginoon, salamat, Panginoon, sa mga kaluluwang narinito, Lord God.
May your mighty hand be upon them, Lord God, in the mighty name of Jesus. It is not by accident that narinito sila, Panginoon. Dinala mo sila rito. Inamin mo sila rito, Panginoon, upang makarinig ng iyong mga salita. Nang sa ngayon, sila man ay makasama, Panginoon, sa muli mong pagkabalik. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pupulihin. Patuloy ka namin sasambahin. At ito ang nagkakaisa namin galangin. Sa matamis at makapangyarihang pangalan, Jesus, everybody say, Amen! Amen. Hallelujah! Hallelujah! So yun nga, mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon ay yung mga bagay-bagay na makakatulong sa atin. Kasi may mga bagay na pilit natin inaalam, wala naman makakatulong sa ating mga kaluluwa para ito ay maligtas. Amen. So ito po ang ating be watchful and sober. Sa ngayon po, sa nangyayari, makikita natin mga sinyalis ng pagbabalik ng Panginoon. Yung nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya nga, kailangan maging handa, watchful tayo. Magbantay lalo at kailangan lagi malinaw, maliwanag ang ating mga kaisipan. Kaya nga, sabi nito, be watchful and sober. Lagi kayong handa, nagbabantay tayo kung ano nangyayari sa ating kapatid. Dahil wala nga pong nakakaalam kung kailan mangyayari. Amen? At ang tanging nakakaalam lang ay ating Diyos Ama. Kahit sinabi ni Kristo, hindi niya alam kung kailan siya pababalikin. At wala sino mang tao na makakaalam. Sadyang hindi pinaalam na paano kung kailan magbabalik ang ating Panginoon sa Kristo, kuhara tayo na ay maghanda. Kasi kung alam natin yun, di ba? Uy, matagal pa pala eh. Ang mga tao patuloy na magliliwaliw sa takbo ng sanlibutan. Kung hindi mo alam, baka mamaya, baka bukas, baka sa isang linggo, baka sa isang buwan, baka sa isang taon. Ibig sabihin, lagi kang naghahanda. Anytime, anywhere, kahit saan ka naroon, lagi handa ang isipan. Pagka nakagawa ka ng hindi maganda, kung kukunbi ka ng Holy Spirit, mag-repent ka agad, magsisi ka agad. Kaya binigay nga ang Banal Espiritu para pa makatiyak tayo sa pagbabalik ng Panginoon na kasama tayo. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Makasama tayo. Sino makasama? Yung mga nakasulat sa aklat ng buhay. Yes. Nakarehistro. Yes. Amen? O pumunta ka, sabihin sa'yo ng Panginoon, tingin mo may pangalan ito kung rehistrado? Hindi ka rehistrado, hindi ka makakapasok. Kailangan registered tayo. Katulad sabi, mga senior citizen, may mga ayuda. Bago pumunta ron, hihingi ka ng ayuda, titignan yung pangalan mo kung nakalista. Pagka wala yung pangalan mo, hindi ka pwede. Hindi ka kasali sa ayuda. Ganoon din naman sa kaligtasan. Meron tayong book of life. Lahat natin ginagawa, araw-araw, every minute, every second of our life, every step na ginagawa natin ay nakasulat sa book of life. Amen. So yun po mga kapatid, kaya hindi basta-basta ang buhay Kristiyano. Hindi sinasabing maging relihiyoso ka. Ang importante, yung relasyon natin sa Panginoon. At yung relasyon natin sa Panginoon, pinangangalagaan natin. Hindi natin binabaliwala. Amen? Ang mga sinyalis po ay nakasulat sa Bible. Kaya ang Bible ay mahalaga. Doon sa 1 Timothy 4:1 and 2, na ano ba yun? Hindi, doon muna tayo. Sa intro muna tayo, hindi yata na i-type ito. First Timothy 4:1-2. Ang sabi nito, kumisa po sinasadya kong hindi i-print sa Tagalog. Kasi iba yung Tagalog kaysa sa English. Mas kompleto yung King James Version. Ang
sabi nito, now the Spirit speaketh expressly. Ibig sabihin ngayon sa mga huling panahon, ang Espiritu ay namumusap. That in the later times, sa mga huling panahon, sabi, some shall depart from the faith. May ilan na tatalikod sa kanilang pananampalataya. And giving heed to seduce the Spirit, at makikinig sila sa mapapagling lang ng Espiritu. Yes. And doctrines of devil. At sa katuruan ng demonyo. Hindi ba nangyayari yan? Maraming katuruan ngayon, hindi naman sa Diyos eh. Hindi naman galing sa Bible. Kung galing sa Bible, it is twisted. Tinutuwis, pinipilipit nila na hindi naman yun ang kahulugan. Kaya hindi mahalaga yung ano ba, kailangan yung salita sa alam natin kung ano yung mga warning. Kaya nga ito, warning na ito sa mga panahon ito, the Holy Spirit speaking expressly. Pinapahing talaga, pinahing ng Banal na Espiritu sa mga huling araw. At sabi nun, marami ang tatalikod lalo sa pananampalataya. At susundin nila ang mandarayang mga espiritu at doktrina o katuruan mula sa demonyo. Marami po yan ngayon. Kaya po, hindi lahat na naririnig natin ay sa Diyos. Suriin natin mabuti. Kaya nga, sabi ng Bible, meditate day and night. Ano sabi ng Bible? Do not let the book of the law depart from your mouth. Meditate day and night. Hindi sinabi read day and night. Hindi sinabi read. Meditate. Yes. Iba rin yung basahin kaysa bulay-bulayin. Amen. Mamaya papaliwanag natin. Mahalaga po kasi yun eh. Pinubulay-bulay mo ang sabi. Pag sinabi bulay-bulay, word by word, alam mo ano ba yung ginamit na salita. Kaya ako lahat ng translation ng Bible, tinitingnan ko eh. Binasa ko sa Tagalog, hindi ako satisfied. Pupunta ko sa NIV. Pagka hindi ako nasatisfied, pupunta ko sa King James. Sa original, may pagkakaiba. Kumisa sa Tuhama lang, period. Minsan doon nagkakaiba. At sa Tagalog, may binawas na salita. Hindi ko naman sinasabing mali. Kaya ang pinagaan kasi para maunawaan. Amen? So yun yung mga kapatid. Verse 2. Ang sabi nito, speaking lies in hypocrisy. Mga sinungalingan, mga hipokrito, yung mga nagtuturo ngayon. Amen? Having their conscience seared with it high arm. Sila yung tinataka na. Inirohan. May heron na sila, may tatak na sila. Nang hot iron, sabi. Kaya yan, sa mga panahon natin ngayon, marami na yan. Kaya mga kapatid, hindi lahat na nangangaral ay sa Diyos. Kaya sinusubukan nga tayo ng Diyos eh. Kahit nung unang panahon pa man eh, may pagsubok. Alam niyo ba yun? Mula nung nilikha ng Diyos sa mga tao, sinubok na. Kahit kay Eva at kay Adan eh, sinubok na sila eh. Parang pagsubok sa kanila. Naglagay ng isang puno na nagbubunga ng masama at mabuti. Pinagbawalan sila, huwag kayong kakain. Anong nangyari? Sumuwais. Amen. Kaya ang Diyos, noon pa man, may pagsubok na darating, hindi mo pwedeng wala. Lahat. Mamaya, katalakayan natin yan. Kaya nga sabi ng Matthew 24, 12 and 13. Matthew 12, 24, 12. Kaya nga sabi, but when, Matthew 12, 24. Tama ba yun? 13. And because iniquity shall abound, ang kasamaan ay lalaganap. Ano nangyayari ngayon? Diba? And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Maraming manlalamig sa kanilang pananampalataya. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Tumatalikod na.
dahil siya ang nangyayari sa kapaligiran. And 13, nasabi nito, but, subalit, nasabi nito, he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Subalit ay humatatagumpay hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kailangan mapagtagumpayan natin ang pagsubok. Amen. Sino walang pagsubok? Taas ang kamay. Amen. Lahat po tayo dadaan sa pagsubok. Amen. Kasi minsan dinajudge tayo eh. Pagka nakakaranas tayo ng parang hindi maganda, sabihin na yan, pinaparusahan yan eh. Katulad ng nangyari kay Job. Yes. Di ba? Si Job, sinubok ng Diyos. Nawala yung kanyang kabuhayan, napakayaman. Walang natira. Pamilya niya naapektuhan. Hanggang sa basura siya. Nagkakalkal. Ano sabi ng asawa? Sumpain mo na yan, Diyos mo. Ano ang sagot ni Job? Dumating akong walang dala sa sanlibutan, aalis din akong walang dala. Pinanindigan ni Job ng kanyang pananampalataya. At paglipas ng panahon, anong ginawa ng Diyos? Ibinalik doble pa. Yes. Yun ang dapat nating malaman. Kaya mga kapatid, huwag tayong tatalikod no matter what. Yes. Ano man ang mangyari? Alam ng Diyos yun. Huwag na huwag tayo sa panahon. Walang tatalikod. Tayo na rin ito. It is not by accident that we are here. We are called by God. Huwag tayo na talikod. Ang bigyan natin attention ay yun our spiritual life. Yun ang mahalaga. Kasi itong katawan lupa na ito, lilipas ito eh. Yes. Ang bigyan natin is para sa importansya yung ating spiritual. Yung paghahanda natin. Sino naniniwala na lahat tayo ay dadaan sa pagsubok? Amen. Lahat po tayo dadaan. Kaya hanggang yung mananatili hanggang wakas ang maliligtas. Kaya tiyakin natin, inuunahan ko na ang bawat isa. Ano man ang mangyari sa atin, huwag na huwag tayong tatalikod. Amen. Amen. Kasi po, paghahanda, puntahan mo na natin bago tayo dumapo. Yung paghahanda ko, nangyari na ito eh. Yung panahon ni Noah. Yung panahon ni Noah, mga kapatid, pagsubok yun ng Diyos. Kung nakita ng Diyos, puro kasamaan sa buong daigdig. Nagsisip ang Panginoon kung bakit nilikha niya ang mga tao. Ayaw sumunod, sobrang tigas na mga ulo. Puro mga bagay na makalaman ang kanilang ginagawa. Kaya nagpasya ang Panginoon na likulin ang lahat ng kanyang nilalang. Pero may natagpuan sa isang tao na matuwid sumusunod sa kanya. Sino yon? Si Noah. At anong ginawa niya? Tingnan nga natin yun, Genesis chapter 6. Anong ginawa? Chapter 6, verse 5. 5 to 8. Ayun nga nangyari. Katulad ngayon, nakikita ng Diyos ang nangyayari ngayon. Kanya dito sabi, and God saw the wickedness of man was great in the earth. Nakita ang kasamaan, matindi na. Sa daigdig, ang sabi ng Panginoon. And that every imagination of the thought of his heart was only evil continually. Patuloy sila kasasamaan. Mga puro, mga malas, hindi magandang bagay ang kanilang ginagawa. 6. And it repented the Lord that he had made on the earth, and it grieved him in his heart. Nag-grieve, nasakto ng Panginoon doon. Ephesians 7. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast,
and the creeping things and fowls of the air and of repented that I have made them. So, ano Panginoon dyan? Ang sabi sa ayat, ang sabi, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Yes. Siya lang ang nakita ng Panginoon ng ato. Yes. Kaya tinawag naman siya. At ano ang pinagawa sa kanya? Verse 14. Ang sabi, make thee an ark of copper wood. Room shall make it an ark. And shall pitch it within and out with pitch. And 16, and this is the passion which thou shall make of it. The length of the ark, that's 300. Ibig sabihin, dinikta, ito ang gawin mo. Yung taas, sinabi sa kanya, yung luwang, yung haba, sinabi ng Panginoon. Amen. At ano nangyari sa verse 22? Ano sabi? Thus did Noah according all the God commanded him, so did he. Yes. Ang ginawa ni Noah, kung ano yung sinabi ng Panginoon, ito yung haba, ito yung taas, ito yung luwang, lahat yung sinunod ni Noah. Lagyan mo ng tatlong palapag, lagyan mo ng isang bintana sa taas, at isang pintuan. Sabi kay Noah, mga kapatid, sakripisyo yun. At ang sabi ng Panginoon, yan ang magiging kaligtasan nyo. Kaya nung matapos na yung ako, sabi ng Panginoon, pumasok kayo. Pumasok ka at sama mo kayo isang bayan. Amen. Ano po ang nilalarawan dito? Kung hindi ni Noah sinunod yung sinabi ng Diyos, dahil ang Diyos ang arkitekto ng ark na yun. Lahat yung sinunod dyan, yung sukat lahat. Anong nilalarawan sa atin ito mga kapatid? Sa maganda sa atin. Tayo ang gagawa ng ating kaligtasan. Yes. Idinisenyo ng Panginoon yan. Kailangan sumunod tayo. Amen. Kung anong dapat nating gawin. Isang bintana sa taas. Bakit? Dahil nais ng Panginoon, sa Kanya lang lagi tayo makatingin. Huwag natin tingnan yung nangyayari sa sanlibutan. Amen. Kung ano nangyayari. Kanya nga isang bintana lang sa taas. Lagi tayo, lagi, spiritually speaking, yes, lagi tayo sa taas nakatingin. Amen. Huwag sa sanlibutan sa ating kapaligiran. May isang pinto. Ano yung pinto na yun? Ano sabi ni Jesus Christ? Matthew 10:9. Ano sabi ng Panginoon? Provide the gold nor silver. John 10:9. I am the door. By me, if any man enter in, he shall save and go in and out and find pasture. Sabi ng Panginoon, ako ang pintuan. Ang sino mo pumasok sa akin ay aliligtas. Only Jesus. Amen. Walang iba mga kapatid. Hindi ang relihiyon mo makakapagligtas sa iyo. Yes. Hallelujah. Hindi yung mga kung sino-sino santo-santa, santa-pita. Only Jesus. Kaya nga sabi, I am the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through me. Yes. Only Jesus. He is the appointed. Hindi kung sino-sino. Yes. Amen. Yun ang paghahanda. Dapat alam natin yan eh. Amen. Amen. Yung pananampalataya natin na susubukin mga kapatid, mahalaga yun. Yung mga tao sa marami tayong dapat malaman pa kung pag-aaralan natin dahil ang Old Testament ay larawan ng New Testament. Kung ano nangyari, nangyayari din dito. Kaya lang, kailangan alam natin talaga interpretation at nasa Bible naman. Amen? Tingnan natin yung Hebrews 11:7. By faith, Noah being warned of God of things
not to sin as yet, move with fear. Ito, may takot tayo. Si Noah, kailangan yung nangyayari sa may takot tayo sa Diyos, prepare an ark to saving of his house, and that which he condemned the world and became the ruin of righteous and witness by faith. Mahalaga po yung pananampalataya, nakalagaan natin. At sinusubok ng Panginoon yung ating pananampalataya. Kaya kung walang pagsubok, magtaka kayo. Yes. Hallelujah. Eh kung si Haring David, eh, siya ka eh, di ba? Pag nasubukin mo nga ako, di ba? Subukin mo puso ko. Amen. So pagka walang pagsubok mo, lahat po dadaan sa pagsubok. Pero tayo may bitaw. Yes. Hallelujah. Pagka hindi ka bumitaw, andyan naman ang Panginoon. Gagawa siya ng paraan. Amen. Huwag lang na tayo may bitaw. Amen. Amen. So ito po yun. So naibahagi ko na nasa introduction pa lang tayo mga kapasin. Pupunta na tayo sa pinakalaman ng mensahe. Yung ano ang dapat natin gawin, yung ating pag-prepare sa Panginoon. 1 Peter 1, ang sabi nito sa 1 Peter 1, ito yung dapat ninyong ikagalak. Ano yung dapat natin ikagalak? Kasi marami hindi nagagalak eh, pag dumating na ito. Ano yung ikagalak natin? Ito yung dapat ninyong ikagalak kahit na kahit maaaring magdanas muna kayo ng iba't-ibang pagsubok. Magkalak tayo pag may pagsubok tayo. Bakit? Sa loob ng maikling panahon, ang ginto, bagamat nasisira, ay ipinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. At sa gayoy, kayo papupurihan, datanglahin at planalan sa araw na nahayag si Kristo Jesus. Amen. Lahat po tayo, walang exemption dito. Amen. Lahat. Dadaan sa pagsubok. Hindi po pwede itangin, nasusulat yan. Yes. It is written. Lahat. Walang etsapwera dito. Amen. Kung baka sa literally speaking, kumuha ka ng doktor, pagka-doktor, pinaka-matalino ka sa lahat. Ang tawag doon, sumakum laude. Ikaw pinaka-matalino, lahat ng award nasa iyo. Amen. Pero bibigyan ka ba ng lisensya dahil doon ikaw pinaka-magaling? Hindi. Anong gagawin mo? Kailangan ba ipasa mo yung exam? Yung bar exam. Para magkaroon ka lang lisensya. Ngayon din naman mga kapatid, kinakailangan makipasa natin at examine. Kung hindi mo makipasa, ano mangyayari? Repeater ka. Nakukuha natin, itinataan ko lang sa lingwaheng para makunawaan natin. Alam mo na unawaan natin, di ba? Dahil hindi naman tayo, halo-halo tayo rito. Kaya inupisa ako doon sa office, unawala rito sa outlet. Para maintindihan natin. Amen? Medyo nag-adjust ako, narito ko may magbabago. Eh kung babanata ko ng doktrinal ko, hindi naman maintindihan. Amen? So yun mga kapatid, may pagsubok na darating sa atin. Ano verse tayo? 13. Siya nakita, ngunit siya inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. Ngunit sumasampalataya kayo sa kanya. Dahil dito eh, nag-umapaw na sa inyong puso. Ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. 9. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga na inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Ito yung mahalaga, yung kaligtasan natin.
Amen. Yung kaligtasan natin, mga kapatid, ay hindi basta-basta. May gagawin tayo. Meron tayong dapat nakaran. Yung plano ng Diyos, sa bawat isang tao, may plano ang Diyos na dapat natin lang. At yun ang dapat natin makita. Subalit yun ay madali kung dahil ito ay nakasulat na. Next. Kaya nga, ang sabi nito, kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahihim kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo Jesus. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noon kapag wala pa katunay na pagkaunawa. So lahat tayo galing doon sa bahagi na yun, wala pa tayong pagkaunawa. Amen? Pero sabi nga kayo, naunawaan natin ito. Magbago na tayo, iwanan natin yun. Amen? Kasi hindi makakatulong sa atin yun. Kaya nga nasusulat, ito mga aral na ito para ito ang sundin natin. Amen? Dahil sa Diyos, saan tayo? Dahil sa Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Amen. So yun ang ibig sabihin, tularan natin ang Panginoon Jesus Kristo, the follower of Christ. Ang sabi niya, banal eh. Ang Diyos natin banal. So kaya sabi, be holy for I am holy. Bakit? Sinasabi kasi sa ibang parte ng kasulatan, without holiness, you cannot enter the kingdom of God because God is holy. Yun ang dapat natin gawin. Kung ano sinabi niya sa, kung ano sinasabi, yun ang gawin natin. Hindi yung sarili natin, susundin natin. Amen? Kaya nga, may batas tayo. Di ba? Ang batas ng Panginoon, kung tutuusin, hindi naman mahirap sundin ang batas ng Panginoon eh. Isa lang naman ang batas ng Panginoon eh. Ano yun? Pag-ibig. Di ba? Ultimo yung pautusanin mo, nakuwi sa dalawa. Amen? Ano pa ito sa ninyo sa pag-ibig? Una, ibigin mo ang Diyos ng puso, buong kaluluwa, buong pag-isip. Pangalawa, ibigin mo ang kapwa mo patulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya marami sinasabi, mahal nila ang Diyos, kilala nila ang Diyos. Ano sabi ng Biblia? Kung yung kapatid mong nakikita ay hindi mo kayang ibigin, paano mo yung sasabing iniibig mo ang Diyos, hindi mo naman nakikita. Kaya doon mapapatunayan mo kayo sa Diyos. Kung mahal mo yung kapwa mo, hindi ka nagahumahatol. Kung kaya mo tumulong, tutulong ka. Hindi ka nanguhusga. Amen. So yung mga kapatid na dapat natin malaman, kung sabi, banal ang ating Diyos, dapat tayong magpakabanal. Pagka sinabi banal, holy, hindi ka magkakasahan, magkakasahan ka pa rin. Amen? Lahat tayo, no exemption, including me, still nagkakasahan ako. Pero ang maganda sa atin, pagka confess ka, papatawarin ka. First John 1:9. Habang nasa poder ka ng Panginoon, pag nagkasa ka, papatatawarin ka. Amen. Ang mabigay nito, pagka umalis ka sa Panginoon, walang papatawarin yun, may hatol ka lang. Amen. At mangyayari yung sinasabi nito, sa mga huling araw, yung binasa natin kanina, yes, maraming tatalikod sa pananampalataya. Susundan nila ang aral ng Diablo. Amen. Kaya hanggat hindi tayo, hanggat nakaabay tayo kay Kristo, applicable sa atin, 1 John 1, eh? Amen. Pero pagka wala ka na kay Kristo, hindi na applicable sa yes, iyo. Yes. Doon maraming nalilin lang. Amen.
wala ka lang nga kay Kristo, humiwalay ka na eh. Kahit na anong pagsisisi mo, may tatak na nga, tinataka pa na eh. Amen? Nahuwag-nahuwag tayong tatalikod sa ating Panginoon. Sa Kanya kasalanan ang ating kaligtasan. Yes. Kaya pag-aralan natin, ano ba ang sinasabi ng pananakasunod tungkol sa Panginoon sa Kristo? Siya lang ang paraan, wala ng iba. Kaya pagka tumalikod ka kay Kristo, kaya sabi, apart from you, we can do nothing. Hindi sa pamamitan, tanin mo, lalakas mo, ay sinabi din, not by might, nor by power, but my spirit, said the Lord. Kaya ingatan po natin yun. At sikapin natin na matanggap natin ang banal na espiritu. Dahil yun ako magkakabay, magpapatlubay. Yun ang hawak ng steering wheel ng ating buhay. Lahat tayo may manibela ng buhay. Huwag natin hawakan. Kaya natin ang banal na espiritu ang humawak. Magpatakbo ng ating buhay. Maging sensitive tayo sa leading ng Holy Spirit. Kaya bago tayo pumilos, humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon para pumilos ang Holy Spirit. Amen? Naunawaan ba natin? Amen. Yun ang mga agla, yung paghahanda natin na lahat tayo makasalanan. Kailangan lang huwag tayong humiwalay sa Panginoon. Hallelujah. Tulad na sinabi ko, pag humiwalay ka sa Panginoon, tatataka ka na. Hindi ka na pwedeng bumalik. Bakit? Kailangan patayin mo ulit si Kristo. Dahil si Kristo lang ang ating kaligtasan. Hinandog niya ang buhay niya para sa atin. At lahat na sumampalataya sa kanya, nagkaroon ng buhay na walang iba. Tapos tumalikod ka. Ano pa ang kain na yahain mo? Wala na, tapos na. Hindi na pwede patayin ulit si Kristo. Ihandog na siya. Minsan yun, hindi na pwede malibin yun. Kaya yun ang pagsikapan natin. Huwag tayong bibitaw. Yes. Hallelujah. Eh sabi ko iba, pag nagsisilaw, doon sa hindi tumalikod. Pero pag tumalikod ka, nag-fall away ka, nag-backslide ka, wala ka lang karapat ang buhay. Hindi ka makakabalik. May nakapagtalo sa akin ng araw din eh. Ano Diyos na pagbibigyan lahat? Oo, yung hindi umiwalay sa Kanya. Ibig mo sabihin, pag umiwalay ka, nagtanaway ka sa Panginoon, hindi ka na naiwala, para itinakuin mo siya, makakabili ka pa. Kung ngayon lang, may pagkakataon pa. Kasi si Satanas, pwede mo magbago. May tinakuin siya ng Panginoon. Si Lucifer. Sino ba si Lucifer? Si Lucifer ang head na music ministry sa kalangitan. Yes. Siya ang lead ng praise and worship, si Lucifer. Pero nag-ambisyon siya. Gusto niya, mahigitan niya ang Diyos. Ano mong ginawa ng Diyos? Isinumpa siya, binagsak siya. Kaya naging Satanas siya. Hindi ba music ang ginagamit ni Satanas ngayon? Mga worldly music. Kaya kayo, lalo na mga music ministry, huwag na kayo makihihan dyan sa mga music. Worldly music. Sabi nga, si Satanas dumala sa harap mo. Music na. Amen. Kaya mga kapatid, ito'y babala. Huwag na huwag tayo tumalikot. Ano man ang mangyari. Amen. Ang panghinayangan natin, our spiritual life, not our physical life. Kasi ang katawang lupa natin, pagka tayo nawala sa mundo ito, babalik sa alabok, dahil galing sa alabok. Pero yung ating spiritual, babalik sa Diyos, galing sa Diyos. Kung iningatan mo ito, hindi ka humiwalay sa Panginoon. Pero pag humiwalay ka, mga kapatid, malabo rin. May iba ba lahat dyan? Kung pag-aaral natin ang buong Biblia. Amen. Kaya nga binigay yung Biblia sa atin. Yun ang manual natin. Manual ng buhay natin. Nakalit yan. Nakalagay lahat dyan kung anong dapat at hindi dapat. Amen.
Yun ang nami-misunderstood ng marami. So wala na po ito sa outline. Yun ang namamaistod ng marami. At tinitingnan namin sa natin, yung pwede. Pero yung positive lang, positive side lang, pero negative side din. Para nang patingin, halimbawa, may sakit ka, nagtaningin ka sa doktor. Ano sasabihin ng doktor? Ha? Ito lang ang pwede mong kainin. Ito ang hindi pwede. Sasabihin din yung bawal, kasi pag inain mo, maapektuhan ka. Ganun din sa ating spiritual. Meron dapat at hindi dapat. Pero nakikita natin sa mundong ito, karamihan ng mga tao ang ginagawa yung hindi dapat gawin. Lumalabag sila. E yung ba may kaligtasan? Walang kaligtasan yun. Lalo na yung mga hiwalay sa Panginoon. Pero kung tayo nasa Panginoon, mga kapatid, hindi ka bumibitaw, gagawa ng paraan ng Panginoon para hindi ka mawaray sa Kanya. Bakit sinasabi ito? I have a big personal experience regarding that matter. Ilang beses na akong gumawa ng talagang karumaldoon makasalanan, pero hindi ako gumaalis sa Panginoon. Gagawa at gagawa ang Panginoon para ikay makabalik. Marami yan, kahit mga pastor. At karamihan ng mga pastor na po nahuhulog sa adultery. Pero hindi umaalis sa Panginoon. Andun pa rin siya. Anong ginagawa? Nire-restore siya. Hindi naman totally. Amen. Gagawa ang Panginoon. At mas gagamitin ka. Balik tayo doon sa ating outline. Kasi araw ganito mga pwede. Minsan pag kung alam leading ng Holy Spirit, sinusunod ko. Hindi tayo nakadepende sa ating talino. Amen. Saan ba tayo? 2:21. Ang sabi dito, ang pagtitiis ng hirap. Ito, ano sabi? Pagtitiis ng hirap. Magtiis tayo. Ay bahagi ng pagkatawag sa inyong Diyos. Yes. May pag-iirap, hindi ba? Amen. Hallelujah. May pagsubok eh. May kahirapan eh. Yung may pagtitiis eh. Yes. Doon na tayo susubukin, makakatiis ka. Pagka nakatiis ka, mga kapatid, sa dulo nito pagtitiis mo, mayroong pangako. Amen. Yes. Amen. Pagkaw, ito'y bahagi sa napag-ataw sa inyo sapagkat na si Kristo ay magtiis para sa inyo. Nag-iwan siya na ng isang halimbawa na dapat na lubos na inyong tularan. Yung ginawa sa sakripisyo ni Kristo. Yes. Dapat yung tularan natin. Amen. Kaya wala naman, nakita ng mga parsel mo na si Kristo ay ano, maraming ginagawa yung mga kung ano ginagawa ni Kristo. Akala ba lang yan? Ano sabi nila? Bakit ang susunod nila ko sa inyo? Ano sagot ng Panginoon? Ang anak ng tao ay wala man lang mahimlayan ang kanyang kaulo. Hindi sinabi ng mga, sige, sumunod ka sa akin, payayamanin kita. Walang ganun. Giginhawa ka. Oo, ito, pangako ng Panginoon nyo, pero may pagdadaanan ka muna. May pagtitiis ka. Amen. Kung gusto mong maging doktor, magtiis ka. Mag-aaral ka. Amen. Magpakahirap ka. Sabi nga rin ba, magsunod ka ng pilay. Amen. Pagtsagaan mo yan. Yung hirap na yan. Yung gabi, ginagawa mong araw. Yun ang pagtitiis. Sa buhay Kristiyano, may pagtitiis tayo. Eh kung minsan, ay ganito pa. Ay ayawanin ako. Iginhawa ko. Hindi ganun mga kapatid. Merong kondisyon yan. Amen. Kaya nga sabi ito. Ang sabi, ito'y isang halimbawa na dapat ninyo sundin lubos na tularan. Ibig sabihin, yun nga pagsunod natin kay Kristo, may susundin tayo, may tutularan tayo. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Na siya'y inisulto. Hindi siya gumati ng insulto.
May siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta sa halip. Ipinaubayan niya sa ang lahat sa Diyos lang ang makatarungan sa hihilat na sa Diyos yan. Kaya sabi, huwag kang gaganti. Sabi mo, akin ang paghihiganti. Amen! Hallelujah! Amen! Kasi pag ayawin mo panabayan mo sa Diyos, ang Diyos ang kikiro sa iyo. Yes! Amen! Amen! Para pakanya natin ang Panginoon. Amen po ba tayo? Amen! Asa, tapos ang tayo dyan? 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ibig sabihin ito? Sa kanyang kamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan. Ano ba ibig sabihin ng kasalanan? Mamatay. Ibig sabihin ng kamatay, death is separation. Ibig sabihin, huwag na tayo magkasala. Ingatan natin. Dahil ang tao makasalala ay tinuturing na patay. Spiritually dead. Patay ka sa Espiritu. Maging buhay ka sa laman, pero patay ka sa Espiritu. Ibig sabihin, hiwalay ka sa Diyos. Amen. At namumuhay ay, sabi, sa ating kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo pinagaling sapagkat kayo ay tulad. Pakinggan niyo mabuti ito, verse 25. Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang ligaw. Ngunit kayo'y nagbalik na upang sumunod sa pastol at tagapagligtas ng inyong mga kaluluwa. Lahat tayo ng kaligaw-ligaw. Amen? Sino ang ginaligaw dito? Kung saan-saan tayo pumupunta ng araw? Amen? Kaya nung ako yun nung may nanghula sa akin, malayo rin ang pararating ko. Malayo nga. Dahil nung second year high school ako, naglayas ako. Malayo narating ko. Hinanap ako ng nanay ko. Ibig sabihin, nagkaligaw-ligaw tayo. Amen? Pero mahal tayo ng Diyos. Kaya nga tayo narito, lahat ng narito, mahal ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, ito maipapayo ko. Huwag na huwag tayong tatalikod. Ano man ang mangyari. Yes. Yes. Hallelujah. At marami po kasi nangyari dyan eh. Pagka dumanas. Amen? Kaya ako maraming tao pinahihinayangan. Hindi sa tinataas ko yung sarili ko. Paggamit tayo sa Panginoon, makapagdala tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Yan iniuuto sa atin. Amen? Huwag na tayong pumatol sa kung ano anyanya na sa likutan. Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang ligaw, ngunit ngayon kayo nagbalik na upang sumunod. Ito, pag tayo nagbalik loob, ang sabi, tayo dapat sumunod sa pastor at tagapagkilisa ng inyong kaluluwa. Okay, tapos na doon. O, next. Ibigin na natin. Yamang si Kristo. Diyan ba yun? Ito. Kanya nga, ito. Ang sabi nito, yamang si Kristo yung nagtiis ng hirap noong siya nasa buhay na ito. Ang sabi, kayo man ay dapat maging handang magtiis. Kita nyo, kayo man ay handang magtiis sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Amen? Pagtiisan natin. Huwag natin hangarin ang takbo ng salibutan, ang kayamanan ng salibutan. Ang tunay natin kayamanan ay ang Diyos. Yung mga spiritual bagay, dahil yan ang makakapagdikta sa atin. Amen? Kaya nga, mula ngayon, mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman, sapagkat sapat na ang panahong ihat sa ninyo
sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hentil. Kalayaan ang kahalayan, mga pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So yung mga bagay na inisa-isaya kung anong dapat natin iwasan na hindi na dapat. Doon tayo galing eh. Amen? Lahat tayo galing doon sa makamundong pamamaraan. Nagtataka nga sila. Ito kasi kanya maraming nababakslide. Maraming tumatalikod. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magugulong pamumuhay. Kaya kayo kinukutya nila. Sino na nakutya rito? Amen. Hindi pwede hindi makutya. Basta iyo na sa Panginoon. Amen. Dahil yung dating barkada mo, hindi ka na sumasali sa kanila. Dahil tayo naliwan na kina. Ngunit, mananagot sila sa Diyos na handang humato sa mga buhay at mga patay. Ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila na nahugasan ayon sa laman gaya lahat ng nasa laman. Nabubuhay sila sa Espiritu at pumakita ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Tapos na lang. So, yun yung mga patay. May mga guide naman eh, di ba? Na ipinibigay sa atin kung paano tayo mamuhay. Na dati andun din tayo eh, di ba? Andun din tayo. Pero ngayon, na nariwanagan na tayo, huwag na tayong bumalik doon. Amen. Huwag na huwag tayong mag-aatin. Dahil ang sinasabi ng Bible, mas matindi ang daranasin mo, kapatid. Hindi lang ikaw. Ikaw at ang iyong sambahayan. Makakaranas mo. Pero kapag tayo namuhay na kayo sa kalooban ng Panginoon, katulad ng panahon ni Noah, sino ba matuwid? Hindi ba si Noah lang? Siya lang kahit isa sa matuwid eh. Bakit? Eh bakit nung pumasok sa arko kasama yung kanyang sambahayan? Kasi isang bahayan, naging matuwid sa pamamagitan niya. Bakit? Kasi pinapanalangin niya. Sinisira niya. Remember that our duties and responsibilities to serve the gospel una-una sa ating mga pamilya. Importante matanimang sila. Pagamat yung iba, hindi na natin nakakasama, tandaan nyo yung naitanim natin sa kanila pagdating ng panamaing God's time. Tutubo yan. Amen. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Yung binito na niya ay buhay. Kaya na, huwag tayong mamuska. Ay, yung anak nito, ganito, ganyan. Yes. Pero tandaan mo, may tanim yan. Amen. Yung nakatanim sa kanya ay buhay na binig. Yes.